guys, oh guys, natataas ko na yung kilikili ko. Oh, kasi, ano guys? Naahit ko na rin siya, guys. Asal. Ayan, natataas ko na kilikili ko, daddy. Baba dyan, baba! Baba! Baba, baba, baba! Kati. Baba, baba. Natataas ko na siya, guys, kasi nakabili na rin ako, guys, ng feet. Kaya, ano, medyo okay na siya. Dati talaga hindi ko pa natataas. Tapos yung dito ko, guys, inano ko na rin. Yung anak ko gumawa. Magaling kasi yung anak ko sa mga ganyan, guys, eh. Ayun, guys, ang gawain ko na naman ngayon is, aalis na naman ako, guys, as usual. Yan talaga ang ginagawa ko araw-araw. Tapos baka pupunta ako ulit ng SM, guys. Titingin ako ng... Meron lang akong titingin ng importante, guys. So, see you mamaya. Bye-bye! Hello, guys! Welcome back to my channel! Ha? Kapon, tinignan. Oo! Labas na ako ng kwarto namin, guys. Ito si Beban. Malaki ang problema niya. Beban, anong problema mo ka, Beban? Tingin ka, Beban. Shish, ang pogi ng ka, Beban, na. Ito, sawa ko, guys. Nagluluto na naman siya, guys. Ayan. Gisadong uko. Gisadong plus, uko daw yan. Saan mo nakuha yung, ano na yan, daddy? Plus, pritong galunggong. Yan yung galunggong namin, guys. Galunggong namin yan. Ito talaga, makulit talaga itong batang ire. Mga bata talaga kayo, mga cute. Ang kulit ang mga anak ko, guys. Ito, naglalaro. Ito si Milo talaga, nag-uumpisa ito eh. Si Milo 3. And guys, galing guys, ba gamit na kayo ng Skin Magical, guys. Puputi talaga kayo. Etong ano ko, guys, balat ko hindi ganito to kaputi eh. Skin Magical lang talaga, guys. Ang aking kaputian. Oh, ayan mga bata, oh. Oh, mga bata, guys, oh. Oh. Ala, makulit! Makulit! Bye, guys. May na naman tayo, guys. Guys, ito pinadpadodo ni Ming Ming si Bibi. Yung adapted na, ano, pusa. Pinadodo mo siya? Baba ka nga dyan, eh. Kawawa naman si Bibi. Mahulog si Bibi, patayan si Bibi. Agoy, dumududo ba? Ako, Mel, bantayan mo si Bibi, Mel, ha? Mel. Guys, good afternoon. Na guys, tapos na kami kumain. Hindi na ako nag-video. Aalis na naman ako ngayon, guys. Ito yung mga alaga ko, guys. So, ayan. Tapos na kami kumain sila na naman pakakainin ng asawa ko. Ano pa yung asawa ko gumagawa ka? Paano ang pagkain nila? Ito ako ngayon, guys. Paupo-upo na lang. Pero maglinis muna ako, guys. Kasi medyo magulo po yung ano namin. Maraming mga balahibs. Dali lang. San? Makagalawin ko po. Bakit? Bakit mat? Bakit matik? Thank you.
guys. Nagugas na akong plato, guys. Ito yung gawain ko, guys. Nagugas na ako ng plato, guys. Siguro, hindi na lang siguro kung ma-add to upuan, guys. O, kanang dahil na. Kung nang pag-umahin ko, pwede may naman gusto ko akong order, guys. Kana naman, wala dito pa. Pag-umahin ko naman siguro. Hindi nga. Kasi magpuan sa kumugas ako, guys. Pag-umahin ano mo kanina. Tapos, hindi ko, sa baba na ako, guys. Sa baba. Para mag-umahin tayo. Muna akong routine, guys. Kada adlaw, gina siya. Minsan-minsan na kumukuha kasi yung pag-routine ko, guys. Pag-umahin ko, manood siya o Dyna. Naglakad naman sila. Kaya kay Mahal, kayo masingin sa sidecar. Dubli. Dubli kayo. Samantala, magusto nga sidecar. Kaya kayo ito, mga jeep. Uy, nag-operate na jeep karon, guys. Init tayo, guys. Uy! Ito, guys. Kanang sa tayo na. Harap ka, init. Paayo. Oh, init kayo sa lang. Ang buga. Thank you.
Welcome back to my channel. So guys, ano, tapos katatapos ko lang maligo, bababa na ako dun sa butika kasi ano guys eh, hindi na ako mag-aano, hindi na ako aalis, bukas na lang kasi yung ano ko pala yung quarantine pass ko, given number, odd number pala ngayon guys, so hindi ako pwede ngayon. So yung pamangkin ko na lang yung utusan ko para kumuha ng stock sa Dyna. Kaya ano muna ako ngayon guys, hindi muna, bali ano muna tayo ngayon, yung pahinga muna tayo ngayon guys kasi ano, medyo hindi ano yung quarantine pass ko ngayon. So yung asawa ko muna, ay yung pamangkin ko muna, sorry, yung pamangkin ko muna bibili na, basta kukuha siya sa Dyna ngayon. Imbis na ako sana, aso lang eh, hindi ako pwede kasi bala ko talagang pumunta ng SM. Balak po nga rin kasi tumingin ng cellphone kasi nga gusto kong bumili ng cellphone guys kasi basag na talaga yung cellphone ko, yung itong gamit ko ngayon guys basag na siya, so pwede ko na palitan ko na siya. Tapos yung ano niya, gigabytes niya guys, 16 gigabytes na siya, so madali lang talaga siyang mapuno kapag nagbibideo ako tapos hindi ko pa napapalit na-upload yung ibang videos ko, siyempre nandun sa cellphone. Kasi ginagawa ko, pag once na na-upload na siya, dinidelete ko na para may maipasok na naman akong another videos. So, kita na naman tayo mamaya guys, pagbaba ko. Bye-bye! Hello guys! Dito na ako ngayon sa Pasita. Ulan guys, ang lakas. Sa labas pa naman yung pamangkin. Okay lang. Guys, update ko kayo sa ipin ko. Yung ipin ko kasi guys, dilaw siya. Kasi dahil nga mahilig ako sa kape. Yung kasi daw yung mahilig ka daw sa kape, naninilaw daw yung ipin. So, gusto ko siyang pumuti. Ang ginawa ko guys, bumili ako ng pampaputi sa Lazada. Basta i-unbox ko na lang siya guys. Pero tingnan ko muna kung effective. Kasi kung effective siya, ipapakita ko sa inyo. Kasi sabi ng anak ko, medyo umoko daw yung ipin ko na wala daw yung dilaw. Yung ipin ko. Ayun. Kasi pangit tingnan, madilaw yung ipin ko guys. Ikala, ano yung ako yung toothbrush. Wow. Yun nga, yun. Yung... Basta ipakita ko sa inyo pag maging ano, okay na lahat. Ipin ko pag kumti na talaga siya pag effective. Kasi sabi ng anak ko, meron din daw yung parang ano, ilaw daw siya. Mahal naman guys, 2,999. Hindi ko kaya yun. Ay, kaya naman guys. Kaso lang, syempre, mas marami pa akong mas priority na dapat kong bilhin kaysa doon. Kung madadala siya, why not? Tulog yung mga alaga ko guys. Tulog yung mga alaga. Ayan, tulog sila. Ayan, si cute. Saka si Antonia! Ganda-ganda ng Antonia! Maganda yan, inaway ko! Alis ka dyan, baka anuin ka ni cute. Alis ka dyan, dito ka lang, wag na! Makulit ka kasi, kaya inaano ka ni cute eh. Dun. Alis dyan, dun. Mamaya, inom ka ng vitamins. Ayan guys, malakas ang ulan. May ano na kami guys, merienda. Meron na kami merienda. Dinanhan kami. Ano yan guys, inataang munggo. Mamaya ipakita ko sa inyo yan pagdating ng pamangkin ng asawa. Afternoon guys.
kung saan. Yuck lang ako. Magaan ko nga sa base. Ay, na-doge. Dela, ako naman sana siya ngayon. Pero hindi ko lang talaga napigay. Tanggap ko po siya. Pasensya na guys, kasi naging emotional ako dahil yun nga, katatanggap ko lang ng chat, pinalagaan ko yung paso niya, rescue ko. Sabi ko nga, kasi may bala ko nga kung i-check up siya kasi lumaba daw yata yung ano niya, yung itlog daw niya na baga. Sabi ko, pag-picture at saka magpadala sa akin. Hindi na malagpik. Sabi niya nag-alaga. Nasa ano pa raw siya, barangay. Nag-anon pa siya ng ID. Tapos nung sinabi ko sa kanya, dahi padala mo na yung picture. Gusto kong makita yung aso. Ayun, nag-judge siya na. Sorry daw. Hindi na daw nakayanan yung aso. Kaya naging emotional ako. Kasi hindi ko siya makita. Matay na daw yung aso eh. Hmm. Yung pinaalagaan ko, matay na daw. Bakit? Awan ko. Sumuko na daw eh. Mukhang din naman yung inayon. Ha? Tininoy-inayon. Kaya, sakit. Kahit hindi ko siya naalagaan ng alagaan sa ibang tao ko siya pinalagaan. Sakit pa rin. Sensya na guys ha. Mamaya na ulit tayo. Thank you. Salamat. Hello guys. Kanina guys, yung nag-ano ako guys, nag-video ako kanina, yung umiiyak ako guys, kasi hindi ko talaga maisip na mawala yung dog na nirescue ko sa Villegas. Sobrang nasaktan talaga ako guys, kaya hindi ako makapagsalita kanina. Tumaga pa nga yung mata ko guys, kasi kahit isang beses ko lang yung nakita, yung aso na yun. Ano, mabait talaga siya nung una ko siyang nakita. Lumapit talaga siya sa akin. Tapos parang gusto niyang sumama. Kaso hindi nga talaga siya pwede guys. Kasi ano, may nirescue pang akong aso. Yung si Antonia, nirescue ko siya. Nasa akin pa talaga siya. Pero parang ayoko na nga siyang ibigay. Dahil ano eh, parang nagkaroon na rin ako ng phobia na baka pag napunta na naman sa iba, baka hindi alagaan ng maayos. Maganda na yung dito siya. Kaya, pinapataba ko muna talaga siya, guys. Kasi, gusto ko na, kung ano man, halimbawa man, mayroon man mag-adapt sa kanya, yung mataba na siya, maayos na siya. Tsaka, alagain na talaga siya, guys. Kasi, parang matanda na talaga si Antonia. Pero, mabait talaga siya. Minsan nga, kinakalmot siya ng pusa namin, umiiyak lang siya. Makulit din kasi dahil ginugulo niya yung aso, yung pusa na na-rescue ko rin doon sa may malapit lang din po sa Villegas, sa may Pretil naman yun, sa may Pretil na pure gold, doon ko nakuha yung pusa na yun. Update ko rin kayo noon guys, kasi nung nakuha ko yun guys, talagang babying baby pa, pikit pa yung mata, hindi pa makalakad. Ngayon guys, naglalakad na siya, tapos bukang-buka na yung mata niya, kaya i-update ko rin kayo doon. Hindi naman talaga ako mahilig sa pusa or sa dog. Ano lang talaga, guys, maawain lang talaga ako pag nakikita ko yung mga asong
tsaka mga pusa na parang minamaltrato. Naawa talaga ako, kaya parang dinudurog yung puso ko pag nakikita. Kaya kanina nung malaman ko na namatay na pala siya, naiyak talaga ako, hindi ko mapigilan, humagulgol talaga ako guys, kasi hindi ko talaga mapigilan na maisip na namatay na, kasi bala ko talaga yun ipa-check up siya, kasi sabi nga sa akin nung nagbantay, ano pangalan doon yung namaga nga daw yung itlog. So parang naano ko na, dalin ko na lang siya sa bed. Kasi pag mga ganong cases kasi guys, hindi ako eksperto sa mga ganyan. Eksperto lang ako sa tao, hayop yan. Iba yung hayop, iba yung tao. Pero meron namang gamot sa hayop na pwede rin sa tao. Meron din gamot sa tao, pwede rin sa hayop. Parang ganun. Pero yung iba doon, yung ibang mga gamot na masyado ng medyo hindi na familiar sa akin, hindi na ako medyo nagmamarunong sa mga ganyang bagay, kasi mahirap na eh. Imbis na maisalba mo pa yung buhay ng aso, mamamatay na tuloy. Kaya yun, yung inaano ko. Kaya yung about sa ano, pamamaga ng itlog daw niya, na maga daw yung itlog, talagang sa vet na talaga pwedeng i-ano yun, i-recommend, ipa-check up talaga siya. Yun yung bala ko. Kasi guys, napaka-ano din kasi ng ano ko, ng skid ko, head take, alis ako ng alis, kuha ng stock, ganyan, yun yung ginagawa ko. Pero wala pa talaga akong time, kasi medyo malayo-layo din kasi yung Villegas case, eh, dun sa may Smoky Mountain malapit sa Shell, ano, liliko ka doon. Syempre, kailangan mo pa talagang anuhin yun, sadyain mo talaga siya napuntahan. Bala ko talaga sa katapusan guys, kasi magbabayad din ako doon sa pinabantay ko sa kanya, yung nag-alaga sa kanya, magbabayad din ako doon. Tapos bibili rin ako ng shampoo niya, mga ano niya, mga pagkain niya, ganun yung bala ko talaga. Kaso lang, ayun, hindi rin siya umabot, kaya lungkot na lungkot ako sa nangyari. Kasi gustong gusto ko talaga siyang makita, kasi mabait talaga siya eh. Nung una ko talaga siyang makita, hinawakan ko lang yung noo niya, gustong gusto na niyang sumama sa akin. Kaya naano ako, sana sa bagay ano na rin yun, siguro hanggang doon lang talaga yung buhay niya. Talagang inano na siya ni Lord na hindi na siya maghirap. Pero at least hindi ko siya pinabayaan, kahit hindi kami magkasama sa isang bahay, ina-update ko siya palagi kung kumusta siya. Kaya okay lang. Kaya sabi ko nga doon sa ano nagbantay, ilibing na lang nila yung aso, kasi wala naman tayong magagawa. Kahit ba maglulupasay ako sa iyak, sasabihin ko na baka nilason or kung ano, wala naman tayong katibayan. Basta Diyos na lang yung bahala. Basta ako, kung anong basta nakatulong na ako sa kanya. Alam niya yun, nakikita niya yun kung paano ko siya ni-rescue, kung paano ko kinausap, kahit walang tumulong sa akin para sa pagbantay sa kanya, sariling pera ko na lang inano. Kasi nga, gusto ko pang dugtungan yung buhay niya. Kasi nga, sabi daw, nakita nga raw yung aso na yun na parang tinali yung paa. Siguro, inabuso yun o kung sino mang umabuso sa kanya. Ayun, nalungkot lang ako. Kaya kanina, halos hindi ako makapagsalita sa vlog ko kasi nagbablog ako. Tapos binabasa ko yung ano, yung chat nung nagbantay na yun nga, wala na. Imbis na paliguan daw sana niya yung aso, kaso lang wala na, namatay na daw. Tapos ngayon medyo nagkaroon pa kami ng problema kasi parang galit pa yung nagbantay sa akin. Wala naman akong sinisisi, sabi ko wala naman akong sinisisi sa atin, sabi kong ganun. Eh ganun talaga yan, hanggang doon lang yung buhay niya. Okay guys, yun lang masasabi ko. Sana pag nag-alaga na, sana yun lang masasabi ko yung mga dog lover dyan. Pag nag-alaga kayo ng mga hayop nyo, mahalin nyo po sila ng buong buo. Kasi ang sakit po eh nang mawalan. Para ding anak na nawalan ka pag namatay sila. Ako guys, dalawang dog din po yung namatay sa akin. Sunod-sunod sila nun. May nagkasakit din sila, sunod-sunod.
Anauna lang yung si Haghag. Medyo maliit yun. Parang ano yun siya. Parang toy poodle. Tapos sumunod yung pinakamatanda na naming aso. Yun si Champy. Lalaki yun. Mabait. Mabait yun yun. Alam nyo guys, talagang pinalagyan ko pa ng puntod yun. Pinapuntudan ko pa yun. Si Haghag tsaka si Peanut. Ganun po ka mahal yung mga dog ko. Pinabaksin ko pa yun sila. Ngayon guys, may 5 akong dog. Nakikita nyo naman po siguro sa mga vlog ko. Pinapakita ko kung ilan yung mga aso ko, yung mga pusa ko. Yung mga pusa ko talaga guys, hindi ko sila pinabaksin. Yun lang, inaalagaan ko sila sa pagkain, ganun. Ganun ako mag-alaga sa kanila kasi love ko sila eh. Mahal na mahal ko sila eh. So, yun lang guys. Mamaya na tayo ulit magpintuhan guys. Pag matutulog na kami. Kasi ganun naman ginagawa ko pag matutulog na kami. Basta yun lang yung sentimento ko sa nangyari sa dog na nirescue ko. Nawala din siya. Thank you so much guys. Bye-bye. Hello guys! Maayong gabi guys! Mga tulog na mi karon guys. Kay ugma. Ulakaw na pug ko. Maadto na pug ko sa akong dapat adtuon. Niya akong bana. Ugma. Mupanit daw siya saging kay lutuon daw niya. Kay ganaan mang kong saging good guys. Nga kanang kuan. Kanang kuan ba? Hilaw-hilaw, hinog-hinog. Nalagi ko'y gipadalaan lagi dito sa butuan guys. Kaya magpapalit ko ginamos. Wala naman daw sila tug. Wala naman daw sila itugnos guys. Oy. Tapos nami untaog na itambis ba. Ambot o tigbo nga ba nga karun o tambis. Wagi tambis din sa Manila guys. Wa sila kabalo. Kung sa'y tambis. Dain man ang tambis o kanang makupa. Dahi man ang tambis o makupa. Unang nagpadala ko niya saging niya bibingka guys balami magbibingka sa amua guys oy wagi makapareha so bibingka din niya guys unang nagpapalit ko nagpadala ko dito 500 lang pud ambot og magkasya ba pud to sa akong gipapalit ningon lagi kong abunuhan na lang niya og halimbawa ang kulang nga mga tulog na mi karon guys ha. Salamat kaayo guys. Tanaw na mo sa akong video guys ha. Akong bana guys. Tanawa. Bye-bye na daddy. Daddy, bye-bye na daw. Bye-bye. Bye-bye guys.